Well, it's been a while na ako po ay nag-vlog tungkol sa mga places, sa mga lumang mga lugar na hanggang ngayon ay nakatirik at nakatayo pa. Pero, syempre sa paglipas po ng panahon, ay ngayon ay maaring iba na po yung mga tenants doon sa building. Mas malungkot kung mayroong mga settlers doon, di po ba? At mas maganda naman kung naka-move on sa ibang mga lugar. At mas lumaki, mas nag-expand tulad po nitong ating pag-uusapan. At nakikita niyo po dyan sa larawan, which I am so, tawag dito, so sad dahil ginalugad, talagang ginalugad. Ano? Ginalugad ko po ang buong internet ni wala po kong nakitang lumang larawan. No? Noong, ito na po yung pag-uusapan natin, FEU Hospital, NRMF, no? Nicanor Reyes Memorial Foundation, no? Medical Foundation siguro, rather. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon sapagkat sa hospital po na yan, ako at yung dalawa ko pang kapatid, yan po kami ipinanganak. Mga Manila people po kami, tubong Maynila po kami. So ako bilang nagmamahal sa Maynila, I love Manila, no? At gusto kong i-share sa inyo yung kagandahan ng Maynila. Hindi lang yung nakikita nating presently ngayon, which is wow, ang sarap po maglakad ngayon diyan sa Espanya Boulevard. Taga diyan po kami. So kami po ay very proud sa na-achieve ng mga past mayors natin dito sa Maynila. Palakpakan naman natin sila, no? At syempre si Yorme, maganda po yung mga pagbabago. Yorme Isko Moreno. So thank you Jesus sa buhay ni Yorme Isko Moreno. At very proud tayong mga Manilenios na ang atin pong lugar ay napakaganda. Pero nakakalungkot lang po, sometimes meron tayong mga hinahanap na mga lugar tulad po nung dati na mga, syempre, nung mga bata pa tayo, na ngayon makikita po natin iba na. Ito pong FEU Hospital ngayon, sa kasalukuyan po, wala na po rito sa Morayta. Nasa Fairview na po siya since 1999 pa. Ako, I don't have any much information about this well-beloved hospital of mine dahil dito ako pinanganak, pati mga kapatid ko. So, ibig sabihin, ito po ay parang talagang mas marami akong alaala sa isipan ko, sa mind ko. Kaya ang mga i-share ko po sa inyo, ito yung mga experience namin dito sa hospital na ito. Okay? So, good afternoon po sa ating lahat. Samahan niyo ako habang mag-throwback po ako doon sa mga magagandang experience namin. Siyempre, ito po, kumbaga sa kasabihan na malalim, ano, ito po, kumbaga, ito po yung aming unang pagluwal dito po sa buong sandaigdigan. No? So, ito po siya. Thank you, Jesus. Diba? So, dito eh. Dito naganap yan eh. Kasi ang mother ko, cesarean. So, hindi po siya pwede manganak ng normal. But, nag-attempt po siya dati dun sa panganay namin. Pero hindi talaga pwede. So, yan. Since itong pinakamalapit dito sa amin, Espanya po kasi kami. So, yan. Diyan po siya nanganak. Magsunod-sunod na po magandun sa amin mga sumunod pa mga anak po niya. Thank you Jesus for that. And ayan po ang mga pangyayari. So ang FEU Hospital po na yan ay nagsimula po at nag-inaugural. Yung inaugural niya, palang pinaka-umpisa niya, 1955. So since 1955, ito tanong-tanong lang naman po ko, ang daming good compliments nagsasabi ang huhusay daw ng mga doctors dito. Okay? And then, decades after, sinilang po kami. Decades, ha? Hindi agad sumunod decade. Matagal pa bago kami silang. Mga millennials kasi. So, yan. Nung sinilang naman na kami, dito po sa FEU Hospital. Ang naaalala ko po talaga dito sa hospital na ito, kapag ka ikaw ay nandoon sa taas at dudungaw ka dito sa may mga bintana, no? Especially pag night time, makikita mo buhay na buhay yung Morayta sa baba. May mga sinihan pa dati dyan. So masayang balik-balikan, alalahanin, gunitain, no? Tapos katabi nito, yung, syempre yung university. Tapos makikita mo masaya yung mga tao. Marami pong mga
mga nagtitinda dyan ng mga pagkain paggabi. Makikita mo, magtitinda ng mga linagang mani, mga ganyan, kung ano-ano. Tapos, mais sometimes. Mga, talagang mga, ano, mga food trip nga ng mga kabataan nung araw pa. Makikita mo. Diyan po ako isinilang, mga kapatid ko, diyan po isinilang. At nung ako po ay na-opera sa kamay, nagkaroon ako ng cyst. Nung ako po ay bata pa, I think I was 5 or 6, diyan din po ako inoperahan. Then, na-confine ako siyempre after ako ma-operahan. May 2 araw pa magpapagaling. So, nakita ko, silip ako ng silip. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, dun sa bintana. Tuwang-tuwa po ako. Ang ganda ng ambience. Then, pag umaga, makikita mo yung mga nagbubukas na yung mga stall, no? Mga ganyan, makikita mo, marami ng mga estudyante. Masaya yung basta maraming tao, especially sa night time, masaya dyan. At yung hospital, very busy po ang hospital na ito. Sabi ko, hindi ko gawaan to ng vlog. Siguro ito ang very first time sa internet na meron to. I hope hindi po. Kasi marami pong NRMF kanila, pero pinapakita nila yun sa Fairview. Wala akong nakita ni isa man dito sa YouTube na luma, yung sinauna, ito. Kaya ito, talagang wow, pil na pil ko itong vlog na ito. Kasi nagpapaalala ng mga nakaraan. Ayan, pagkatapos, ano pa ba ibang alaala po dito? Yung pinsan ko, meron din kailangang operahan sa kanya, dyan din siya nagpa-opera. Tapos dyan din po nanganak yung asawa ng uncle ko. Dyan din po sa FPO Hospital. So, dyan po, halos lahat kami. So, nakakalungkot po ngayon na parang wala man lang tayong glimpse doon sa past kung ano yung FPO Hospital na yan. Lalo na sa ating mga taga-Maynila na hindi ba natin hinahanap? Ako, hinahanap ko po. Wala na pala dito. Diba? Alam ko, tinayuan na ng ano, pero ewan ko, ba't bigla akong na nostalgia. Nostalgic, parang baga. Nostalgic trip lang po ito. Hindi ko mambibigay sa inyo yung kwento kung ano ganyan. Ang alam ko lang po, binuksan siya ng 1955. Ano? And then, nung dumating po ang 1995, which is 40 years after, pinagplanuhan na po nila itong i-move. Then after 4 years nga, nag-move na po dito po sa Fairview. Right after that, hindi na po the same again ang Manila. Opo, mas maganda po ngayon ang Maynila. University na po yan, mas magandang tingnan ngayon. Pero iba yung kurot sa puso mo nung bata ka pa. Yung kasimplihan. You know what? Simplicity speaks beauty. I believe in that. Well, yung wala kang ibang hangad, kundi lumabas doon, lakad-lakad ka, then sariwang hangin ang nalalanghap mo. I love that. Thank you, Jesus, for that. Kasi tuloy-tuloy na po yan eh. Then lakad-lakad kami, tapos minsan pasyal kaming USD. Ganyan lang naman ang buhay namin ng mga bata kami. Di po ba? Nood ng sine, dyan sa SM Mega Mall, syempre, dito po sa SM North EDSA, Easy Tanrecto. Ayan, ganyan lang naman po kami. Pero merong something ang Morita na talagang gustong-gusto po namin. Wala, basta pag gabi, nandoon lang kami, bilhin ng fishball, food trip. At syempre, alam niyo, kapag kami naglalakad-lakad, lagi naming natatanaw, yan nakikita niyo yan sa litrato. Ito pong FEU Hospital na ito. Ayon po sa mga ilang mga tao na nag-share ng kanilang experience dito, yung nagkilala po namin nagsabi, way back daw po, naoperahan siya sa kanyang appendix. So alagang-alaga daw siya ng doktor, alagang-alaga siya ng mga nurse hanggang gumaling siya. At hanggang ngayon daw maayos na maayos yung appendix niya. So itong hospital na ito, talagang nostalgic. I hope tayo mga taga Manila, isipin natin mabuti. Meron pa bang mga lugar na hindi na natin natatanaw ngayon? Na kahit papaano sumasagi pa rin sa isip natin. Ako, ito pong FPU Hospital. No, alam ko po, nasa Perdi po siya, pero siyempre, iba rin yung dati. Iba yung nakaraan. Kaya please, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa Nostalgia Throwback at iba pa, marami pa pong susunod ng mga ganito mga vlogs. I have to share kung ano yung mga nasa isip ko. Yung mga may kurot sa puso natin sa mga nakaraan. Kaya please subscribe, share, click the notification button or bell para meron po kayong reminder mula sa YouTube na may mga bago tayong videos na dito. Again, talagang happy po ako na ibahagi ko sa inyo itong FPU Hospital. Hope maging masaya rin kayo pag naalala nyo to.
Isip-isip. Thank you po. Jesus truly loves us all.